Di ba nga, itong si Kyrie Irving ay sinabi ng kanyang team na hindi nga daw maglalaro simula noong January 8 pa ata ito dahil nga daw sa personal reasons. Hindi ito dahil sa mga injury or sa pag-recover ni Kyrie Irving o sa mga therapy. Talagang personal reason lang daw ang sinabi ni Kyrie Irving sa Brooklyn Nets at ngayon ang sinabi nila sa NBA. Kaya nga't hindi nakakapaglaro itong si Kyrie. So apat na game na ata siya na hindi nakakapaglaro dahil sa personal reasons. At maraming ang rumor ang naglabasan kung ano itong personal reason ni Kyrie Irving. Maraming nagsasabi na ayaw lang daw maglaro na ito ni Kyrie at parang tinatamad. At ang pinakahuling rumor na lumabas ay sinabi nga daw na itong si Kyrie Irving ay nag-off-grid. Meaning ng off-grid ay nag-space out para bang nag-disconnect siya sa mundo. Para bang nag-relax ba? Hindi muna siya nagtrabaho at parang nagpahinga nga. Ayun niya ang latest na rumor. Well, hindi namang maling magpahinga, di ba? Siyempre, lahat naman ng tao ang kailangan ng break sa kahit ano pamang trabaho. At halos lahat din naman ng tao ay nagsisinungaling pagdating sa kanilang trabaho. Minsan sasabihin na may sakit, yung pala hindi, aalis lang, di ba? May mga ganong pagkakataon din na nangyayari sa mga normal na trabaho. Ganon din sa NBA player at kay Kyrie Irving. Nirumor nga na itong si Kyrie Irving ay nag-space out or nag-off-grid. Pero may responsibility pa rin naman si Kyrie Irving dahil binabayaran siya ng kanyang team na para maglaro sa NBA at para mag-perform. Hindi man ito katulad ng normal na trabaho na may araw lang yung leave mo at hindi pwede kung kailan mo gusto. Pero itong si Kyrie Irving ay meron ngang power na ganito para mag-request sa kanyang team dahil superstar yan. Siyempre ititreat ng maayos ng Nets. Pero matapos ang mga rumor na ito, ngayon ay may lumabas na video na itong si Kyrie Irving ay nasa isang party. Ito nga ay birthday celebration ng kanyang kapatid na si Asia Irving na may kaarawan na January 12. At may video nga na na-leak na itong si Kyrie Irving ay sumasayaw pa nga kasama ang kanyang kapatid at nagbibigay pa ng speech, which is normal sa mga party. Siyempre, di ba sasayaw tas magsasaya kayo. Pero hindi sa panahon na ito dahil alam naman natin kung ano nangyayari at binan na rin niya ng NBA. Bawal daw ang mga party para sa mga NBA players para makaiwas sila at syempre magtuloy-tuloy ang NBA at hindi na sila makahawa kung sakali, di ba? Sinabi nga ng NBA na 15 people lang ang allowed para sa mga NBA players at sa kanilang mga gathering. At isa pang mahalagang bagay ay wala nga silang suot na mga mask. So syempre itong si Kyrie Irving ay isang NBA player, under siya ng NBA, so dapat mag-comply nga siya. Syempre dapat sumunod siya kung ano ang sasabihin ng NBA. Pero hindi nga yun nangyari at itong si Kyrie Irving ay sumuway nga sa NBA at sa kanilang rules. At nag-party nga siya without the mask at sobra dun sa allowed na tao ng NBA. At nakita nga ng NBA itong video na ito at sinabi nila na iimbestigahan nga daw ang video na ito kasama si Kyrie Irving at team ng Brooklyn Nets kung ano ba ang mga nangyari dito. So ito nga si Kyrie Irving ay nagbibigay ng sakit sa ulo para sa Brooklyn Nets. Alam naman natin na itong si Kevin Durant ay out dahil nga sa tracing ng NBA. Tapos ito naman ngayon si Kyrie Irving na kinakailangan siya ng kanyang team na Brooklyn Nets ay wala nga dahil sa personal reasons na siya ay nagpa-party. We understand na family over everything pero sumusuway nga si Kyrie sa NBA rule. At ngayon na ay nagbigay din ng statement ang GM ng Brooklyn Nets ukol dito sa insidente ni Kyrie Irving. Ito ang sinabi niya. We are aware of a video on social media featuring Kyrie Irving at a family gathering. We are reviewing the circumstances with both Kyrie and the NBA in order to determine compliance with health and safety protocols. Kyrie remains away from the team due to personal reasons. A date of his return has yet to be finalized. In the meantime, we will continue to stay focused on our organizational goals. Kyrie will have the opportunity to address his absence when he is ready to do so. So ayun ang sinabi ng GM ng Brooklyn Nets na si Sean Marks. So parang wala nga talaga silang control dito kay Kyrie Irving at kung anong gustong gawin ni Kyrie Irving ay susunod na itong team na ito. Dahil nga sa huling statement nila, sinabi nga na itong si Kyrie Irving ay ia-address nga daw itong absence niya kapag ready na siya. So kung sa mga ibang NBA team to at mga ibang NBA player ay siguradong ire-require ng NBA team ang kanilang player na i-address sa agad-agad kung ano ang nangyari at kung anong dahilan sa pangyayari na ito. Pero itong si Kyrie Irving nga ay mukhang siya ang may control sa team. So anyways,
Ito nga si Kyrie Irving kapag napatunayan na siya nga ay lumabag sa health and safety protocols ng NBA ay malaki-laki nga ang kanyang ifa-fine at malaki ang kanyang parusa. Sinabi nga ni Woj na, "If Brooklyn's Kyrie Irving is found to have violated league health safety protocols, he is facing a proportional game reduction of 1 out of 81.6 of his salary, $410,000 per game. He would forfeit that money for every game loss because of mandated isolation. League's probing video now." So anong ibig sabihin nito? Ang meaning na ito daw si Kyrie Irving ay kapag hindi nakapaglaro dahil sa kanyang mandated isolation, dahil sa kanyang pagpaparty, na mamawalan nga daw siya ng $410,000 per game. Ibibigay niya sa kanyang team para bang ibabalik ang kanyang salary, $410,000 per game. So kapag itong si Kyrie Irving ay hindi nakapaglaro ng 5 games dahil sa kanyang 14-day isolation, magbibigay siya sa kanyang team ng $2,050,000. So yun ay $410,000 per game. Total noon ay $2,050,000. So dahil hindi siya nakapaglaro dahil sa 5 games na kanyang pag-isolate, ibabalik niya ang kanyang salary sa kanyang team. So yun ang fine kay Kyrie Irving. So sobrang laki. Hindi natin alam kung 2 games or even 10 games baka hindi paglaruan si Kyrie Irving dahil sa kanyang mga behavior na ganito. So anyways, ayun yung update dito kay Kyrie Irving at sa kanyang insidente na nangyari ngayong araw. So if you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, siyempre may subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!